Kinagabihan, naghanda si Sandro ng isang night swimming date nila ni Berna sa may garden, 90 square meters lamang at may lalim na 8 feet ang pool doon, na balak niyang ipaluwang. Kapag pumayag na ang owner ng kabilang lote na ibenta yun sa kanya, mula sa bahay ay tanaw mula sa malayo ang kumikislap na mga palamuti ng Monte Claro Sky Ranch, ang lugar na may layong 18 meters mula sa bahay nila. Doon niya balak na ayaing magpakasal si Berna, bukod kasi sa marami ang mga rides, ay may flower garden doon na perfect para sa proposal na gagawin niya. Buo na ang desisyon niya na pakasalan si Berna. Isusurpresa rin niya ito sa birthday nito sa December 8. Ibabalik na niya ang hasyenda rito na tiyak niyang ikakasya ng dalaga. Bumuga siya ng hangin. Habang nakaupo sa gilid ng swimming pool at isinasawsaw ang mga paa sa tubig, malaki ang nabago sa kanya mula noong dumating si Berna sa buhay niya, kusa siyang nagbago from a sadist serious guy to a funny type of person. Kumukuyakoy siya sa tubig nang maupo si Berna sa tabi niya, she's wearing red two-piece habang nakapusod paitaas ang buhok nito. Nginitian siya ni Berna na nagpalukso sa kanyang puso, sobrang ganda ng magiging asawa niya, at she's innocent dahil siya ang una sa buhay nito. Oh, love, nakatitig ka na naman, nginitian niya ito at sa kahinawakan sa pisngi, you make me feel in love again. Akala ko you making, inilapat niya ang mga lobby sa lobby nito. Sash, sabi niya habang inilalayo ang bibig dito, kumuha siya ng dalawang inkena beer at iniabot dito ang isa. Pero bigla nito yung itinapon sa dibdib niya na ikinagulat niya dahil sobrang lamig noon, pero mas lalo siyang nagulat nang lumapit ito at hawakan ang pagitan ng mga muscles niya sa dibdib in a circular motion. Napaigtad siya nang bumaba ang isang kamay nito patungo sa ibabaw ng boxer brief niya. You teased me, ha? Nakangising sabi nito, tumayo ito at kumandang sa kanya habang tinatanggal nito ang strap ng brang suot nito. Lumantad sa harapan niya ang malulusog na dibdib ni Berna, ang malarosas nitong dibdib, ramdam niya ang pagwawala ng alaga niya sa tanawing nakikita ni Sandro sa kanyang harapan, ipinulupot nito ang mga braso sa leeg niya, hawak pa rin niya ang nabuksan ng canned beer, uminom muna siya ng beer habang nakatingin dito. What do you want, heaven or hell, namula ang pisngi nito at kinagat ang ibabang lobby, both. Say it louder, anes niya habang minamasahe ang dibdib nito. Oh, I want both, as you wish. Nagsimula niyang baybayin ang magkabilang dibdib nito habang salit-salitang pinagsisip-sip yun. Humahangod naman si Berna sa buhok niya na lalong nagpagalit sa alaga niya. Pinatayo niya si Berna sa harapan niya, inilagay niya ang mga kamay nito sa balikat niya para yumuko ito. Gamit ang mga ngipin ay tinanggal niya ang pagkakaribon ng bikini ni Berna at nalaglag iyon sa kandungan niya. Inamoy niya muna ang alaga nito at saka dinilaan ang hiwa niyon, bagong shave lang ito at sobrang bango, nilaro niya sa pamamagitan ng dila niya ang lagusan ni Berna. Oh, sigaw ni Berna habang nakasabunot sa kanya. You're so wet again, love, sinipsip niya ang katas niyon habang itinataas ang isang hita nito patungo sa balikat niya. Ah, Sandro, love, ah, ayan na, ah, lalabas na, oh. Niluwangan niya ang pagkakabukan ng mga hita nito habang nagdedeliryo ang katawan ni Berna sa sensasyon at kaluwalhatiang nararamdaman nito. Oh, anes niya habang patuloy sa ginagawa, yumuyugyog ang mga dibdib ni Berna sa noo niya, kaya tumingala siya para saglit na sipsipin at laruin sa dila niya ang magkabilang dibdib nito. Oh, please, love me, oh, love me now, ah, hindi ko na kaya, mababaliw na ako sa sobrang, ah, sarap. Ibinaba niya ang hita ni Berna at binuhat niya patungo sa upuan na naroon sa gilid, pinatalikod niya ito sa wall bahay. Spread your legs, love, utos niya na sinunod nito. Itinutok niya ang batuta sa alaga ni Berna sa nangingintab nitong lagusan. Umindayog ang katawan niya habang umaarko ang bewang ni Berna sa bawat pag-ulos niya. You love it, mahinang tanong niya, tumango ito, I loved it, and I'm going to, love it, ah. Kinagat niya ang ibabang lobby habang umuulaw siya rito, oh, Berna, oh, I'm going too fast. Hinugot niya ang alaga niya at umupo siya sa lapag pamatong si Berna sa kanya nang nakaharap. Your turn, love, itinaas baba niya ang katawan nito nang mabilis. Mahigpit ang hawak nito sa balikat niya habang ito naman ang umuulaw sa kandungan niya. I love it, oh! Dinilaan niya ang umaalog na dibdib nito sa harapan niya.
Napaiyak si Berna sa ginawa niya, tayong-tayo ang dibdib nito at naninigas habang umuungol ito. Nang maramdaman niyang sasabog na siya, ay pinahiga niya si Berna sa lapag at siya naman ang bumayo rito, habang nakataas ang magkabila nitong hita at nakapulupot sa bewang. Oh, I'm, almost, there, bumagal siya sa pag-ulos nang maramdaman ang pagsabog ng katas ni Berna sa loob, sabay sila ng sumabog at kakaibang sensasyon ang naramdaman niya. Hinalikan niya si Berna sa leeg nito habang nakapaibabaw siya. I guess this will be the last for today, bulong niya sa tenga nito, nabalian yata ako ng buto. Tumawa si Berna, and what about for tomorrow? Tiningala niya ito, whole body massage. Ako na bahala for tomorrow, kinindatan siya nito, bigla tuloy siyang kinabahan, hindi kaya siya rayumahin? Bumangon siya sa ibabaw nito, at inilahad ang kamay niya rito. Maligo na tayo sa pool, masayang sabi niya at itinulak si Berna doon, muli siyang kumuha ng canned beer at hinagisan ito ng isa, nasalo naman ito yon. Magsuswimming tayo ng nakahubot-hubad, nanlalaking matang tanong ni Berna. Ano namang masama roon, unless may balak kang masama sa akin, kinindatan niya ito bago siya bumaba sa tubig. Don't worry na sasala naman ang tubig sa pool dahil may filter ito sa ilalim kaya kada 10 minutes nag-iiba ang tubig, hindi mo makikita iyong mga baby sperm na lumulutang, biro pa niya. Sandro, bulyaw nito na halatang napipikon na sa sinasabi niya. Nginisihan na lamang niya ito bago siya lamusong pailalim patungo sa kinaroroonan ni Berna. Hinipit niya ang bewang nito kaya napailalim na rin ito sa tubig, doon ay hinalikan niya ito habang niyayakap ng mahigpit. Samantala, sumisigaw si Arian habang nasa ibaba, iniwan niya itong nanonood ng TV kanina sa sala. Nataranta siya kaya iniwan niya ang natutulog na si Janella sa kwarto nito, nagmadali siyang bumaba ng hagdan. Oh God, bulalas niya nang patakbong lapitan si Orlan na duguan ang damit, ay nalalayan ito ng mga kasamahan nito sa serbisyo. Anong nangyari? Nag-aalala niyang tanong dito nang makalapit siya. Hindi naman ito malala, namasa ang mga mata niya at niyakap ito. Nakakainis ka talaga, sabi niya na kaagad din itong binitawan. Salamat sa paghahatid ninyo, Sir Rosales at Sir Serrano, ikinuyom nito ang kamao at idinikit iyon sa nakayukom na kamao rin ng dalawa. Magpagaling ka, Agent Orlan, siya ang sinasabi mong misis mo. Tanong ng isa na tinawag ni Orlan na Sir Serrano. Soon to be sir, hindi pa ako sinasagot, kinindatan siya nito na ikanayuko niya, siniko naman siya ni Arian. Kung ganoon, dapat pala magmadali kang pasagutin ang soon to be misis mo. Aalis na kami, magpagaling ka, tumalikod ang mga ito at nginitian siya. Nang makaalis ang dalawa ay hinarap niya si Orlan, sinuntok niya ng mahina ang braso ng binata, napangiwi ito sa ginawa niya. Wala ka talagang pagmamahal sa akin, my labs, hawak-hawak nito ang tagiliran na may benda habang dahan-daang umuupo, isinandal nito ang likod sa sofa at saka siya tiningnan, pero salamat, nag-aalala ka para sa akin, kinilig ako. Uuwi na kami ni Arian, nakairap niyang sabi rito. Hello, alas 10 na kaya, girl, at isa pa inaantok na ako, ang mabuti pa asikasuhin mo si Agent Orlan? Alam ko namang kanina ka pabalisa, for sure siya yung tumawag kanina sa telepono kaninang tanghali. Tiningnan niya nang mariin si Arian, ibubuko pa talaga siya nito, pero hindi man lang ito tumigil sa pagsasalita, iniwan silang dalawa ni Arian sa sala. Umupo siya sa malayo rito at tiningnan ito habang nakapikit ito. Don't worry, okay lang ako, magpahinga ka na rin, salamat sa pag-aalala mo, tiningnan siya nito pero saglit lamang. Naawa siya rito, alam niyang muntik na nitong mailagay ang sarili sa kapahamakan, paano niya ito mamahalin kung may kaati siya sa oras nito, ang misyon nito. Kumain ka na ba, ipaghahanda kita, mahinang sabi niya. Thanks my labs, pero hindi ako nagugutom, maaari mo ba akong samahan sa guest room, pagkatapos kunin mo yung first aid kit sa first layer drawer ng cabinet sa kusina. Sinunod niya ito, inakbayan siya ni Orlan at tinungo nila ang guest room na malapit sa office ni Sandro, dati siguro yung stock room na ginawang guest room dahil malapit ito sa kusina. Ay nalalayan niya si Orlan na makaupo sa kama habang nilalagyan ng unan ang likuran nito. Sandali niya itong iniwan para kunin ang first aid na sinasabi nito. Ikuha mo na rin ako ng alak sa fridge, nangunot ang noo niya.
Hindi ba dapat tubig dahil iinom ito ng antibiotic, kahit nag-aalinlangan ay sinunod niya ito? Tinatanggal nito ang bandage nang makabalik siya, umupo si Elvira sa dulo ng kama at pinanunood ang gagawin nito. Ngayon ko na-realize na napakahirap pala ng trabaho mo, malungkot na sabi niya. Mas mahirap yung trabaho mo. Imagine without a teacher like you, hindi magkakaroon ng agent an Pilipinas. Orlan, sabi niya sa unang pagkakataon, ngayon lamang niya tinawag ang pangalan nito. Sasagutin mo na ba ako? Nginisihan siya nito bago nito buksan ang takip na tansa ng beer gamit ang ngipin nito. Lumagok ito ng beer at saka kumuha ng panyo at kinagat iyon, bago nito ibuhos ang alak sa sugat nito na may kalaliman pala. Napapikit siya dahil sobrang hapdi noon sa tingin niya. Nang matapos ay isinunod nitong tanggalin ang damit na suot nito, hindi niya maiwasang tumingin sa katawan ni Orlan. May suot itong stainless na kwintas na may pendant na letter O, na 1 inch ang laki. Pwede mo ba akong tulungan? Tanong nito habang hawak-hawak nito ang bagong bandage at inilalagay sa tagiliran nito. May alcohol ang bandage at betadine. Kinuha niya iyon at lumapit siya rito. Habang inilalagay niya iyon ay napapangiwi si Orlan sa sakit. Hindi niya akalaing lilingunin siya nito habang nakatitig siya sa mukha ni Orlan. Sa ginawa ng binata ay dumampi ang mga lobby nito sa lobby niya. Hindi tumutol si Elvira hanggang sa maramdaman niya na unti-unti nitong inilalayo ang sarili. Gustuhin ko man pero ikakamatay ko. Nakangising tumingin nito sa sugat nito. Maybe next time, kapag gusto mo. Itinulak niya ito at hinampas ang sugat nito. Ang kapal mo, reklamo niya na agad lumabas ng guest room habang sumisigaw si Orlan sa ginawa niya. Nangingiting hinawakan niya ang mga lobby niya. Nakatitig si Sandro kay Berna habang himbing na himbing itong natutulog sa braso niya. Masuyo niya itong hinahawakan sa mukha habang inaalala ang una nilang pagkikita nito. Napangiti siya nang maalala ang mga nakaraan, kung paano siya napaibig ng dalaga, at kung paano nito nabago ang buhay niya. The best part of me is you, love, I'm so in love with you, sabi niya at kinintala ng halik ang noo nito. Marahan niyang tinanggal ang braso niya sa ulo ng dalaga, at dahan-dahang bumangon sa kama. Isinuot niya ang boxer brief niya na nasa lapag, at saka muling inayos ang kumot ni Berna. Naisipan niyang maghanda ng almusal nila ni Berna bago siya maligo, at nang matapos ay naghanda na siya ng mga pagkain sa lamesa. Kanina ay inutusan niya ang guard na ibili siya ng red roses sa flower shop na malapit sa Monte Claro. Nakangiting tiningnan niya ang kumpol ng roses na hawak niya, at saka siya nagtungo sa kwarto nila ni Berna sa itaas bitbit ang bouquet of roses, at ang camera ni Berna na kinuha niya sa gamit nito. Good morning, love, bati niya rito habang nakabusangot ito sa harapan niya. Hindi ito nagsalita at tinakpan nito ng unan ang mukha nito, ang pangit-pangit ko tapos nagve-video ka, reklamo nito. Love, kahit nasabog pa ang buhok mo, o kahit napakiramdam mo ang pangit mo, for me, you are the most beautiful woman I have ever seen, and I loved you every day and forever. Umupo ito sa kama habang nakasilip sa unan, love, bolero ka. Itinukod niya ang kamay sa kama at iniabot rito ang bulaklak, at saka siya tumayo muli para itaas ang camera at itapat sa kanilang dalawa ni Berna. I love you so much, love, hinagkan niya ito sa pisngi. I love you too so much, love, inamoy nito ang flowers na ibinigay niya, so romantic. Kinindatan niya ito at ini-off ang camera, ready na ang breakfast, hihintayin na lang kita sa ibaba. Tumango si Berna, I love you, and I love you more. Isinara niya ang pinto bago niya ito iwan. Nakatingin si Berna sa mga bulaklak na ibinigay ni Sandro, kinikilig siya sa pagiging romantic ni Sandro na ngayon lang niya nadidiskubre rito. Bumaba siya sa kama at nalaglag ang kumot na nakatikip sa hubad niyang katawan, tinangrebanyo at doon ay naligo siya, pagkatapos ay tinungo ang walk-in closet at pumili ng damit ni Sandro. Halos isang linggo na niyang isinusuot ang mga damit ni Sandro, napangiti siya nang makita ang mga teabags lingerie sa drawer, naisipan niya iyong isuot habang nakasuot siya ng hanggang likod na black t-shirt. Nilagyan niya ng towel ang buhok niya na basang-basa pa habang nag-spray ng pabango. Lumabas siya ng kwarto, at pinuntahan si Sandro na nakatayo sa tapat ng pintuan, na parang nakikipagtalo sa kausap nito sa cellphone. Nangunot ang noo niya at mabilis niya itong nilapitan, ngunit agad nitong ini-off ang cellphone nito at saka isinilid sa bulsa ng maong pants nito.
Sino iyon? Love, tanong niya habang nakatitig sa gwapong mukha ni Sandro. Wala, may problema lang sa hasyenda, Love, hinawakan nito ang kamay niya, kumain na tayo ng breakfast. Are you sure na okay ka lang? I said yes, tumaas ang boses nito sa kanya, napapitlag siya sa ginawa nito. Sorry, Love, I'm sorry, niyakap siya nito, may problema lang kasi, at kailangan ko yung asikasuhin, kailangan muna kitang iwan dito sandali pero babalik ako, kinalas nito ang pagkakayakap sa kanya at hinawakan ang magkabilang pisngi niya, tumitig si Sandro kay Berna. Aayusin ko lang yung problema, hinagkan siya nito sa kanyang lobby pero dampi lamang. Okay, pilit ngiti niyang sagot, kumain sila ng breakfast na hindi nag-uusap nani bago siya sa ikinikilos ni Sandro, hindi tuloy siya makakain dahil nag-aalala rin siya at kinakabahan. Aalis na ako, Love, make sure to lock the doors, nagbili na ako sa mga guards na bantayan ka, babalik ako before 7 PM, pagpapaalam nito bago nito hapitin ang bewang niya, at si Ilin ang halik sa kanyang mga lobby. Tinugon niya iyon habang hinahaplos ang likod ni Sandro, we will continue this later, I have to go, Love. Mag-iingat ka, sabi niya habang inihahati dito ng tingin pa sakay sa kotse nito. Tinanguhan lamang siya nito bago tuluyang pumasok sa kotse, isinara niya ang pinto at inilock yun, nag-aalala siya at malakas ang kabog ng puso niya, bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda. Pero pilit niyang pinapakalma ang sarili at inabala na lamang niya ang atensyon sa paglilinis ng bahay, inayos niya ang mga pinagkainan nila ni Sandro at ang kwarto nila. Ibinuhos niya ang buong maghapon niya sa paglilinis ng mga kwarto, at paglalagay ng bagong kurtina sa mga yun, nilaban din niya ang mga damit nila ni Sandro, at pagkatapos ng mga gawaing bahay ay nakaramdam siya ng matinding pagod, kaya naisipan niyang humiga sa couch hanggang sa makatulog siya. Anong binabalak mo, bakit mo gustong makipagkita kay Sandro, Madison, paano kung bigla ka na lang niyang ipadampot, ginagamit mo ba ang utak mo, ha, inis na sermon ni Soledad sa kanya habang nakaharap siya sa salamin. Nakataas ang kilay na binalingan niya ito, trust me, hindi kita ipapahamak o ang sarili ko, at hindi ako boba. Malinaw kay Sandro na kapag gumawa siya ng maling hakbang, may mangyayaring masama kay Berna, and knowing Sandro, hindi nito hahayaang mapahamak ang malanding jowa niya. Do you really know him, huh? Matt Array nitong tanong na walang tiwala sa kanya. More than I know you, nakangising sabi niya at marahas na tumayo sa upuan, muli niyang sinipat ang sarili sa salamin, she's wearing black off-shoulder dress na hanggang likodan lamang niya, nakalugay ang kulot niyang buhok habang nakasukbit sa kamay niya ang pouch na silver, I have to go, Soledad, just trust me, okay? Umisma dito, okay I trust you but, kapag sumablay ka, ako mismo ang papatay sa'yo, banta nito sa kanya bago siya nito talikuran. Hindi pinakinggan ni Madison si Soledad, lalo na't alam niyang siya ngayon ang may hawak ng alas na tiyak niyang ikakabagsak nito, kailangan niyang kausapin si Sandro to him the truth, dot ang totoong pagkatao ni Soledad, at sa gagawin niyang iyon, sino na pasasalamatan niya ito ng malaki. Kinuha niya mula sa drawer ang mga pera ni Soledad na nakuha nila ni Agent Serrano mula sa negosyo nito sa drugs, naging kakutsa ba nila ang secretary ni Soledad na may matinding galit sa matanda, at ito ang ginamit niya para kunin ang mga pera nito nang hindi nito nalalaman. Poor, Soledad, goodbye and thanks to you, my evil friend, tumawa siya ng payak bago tuluyang umalis sa mansion ni Soledad, at tunguhin ang nakaabang na sasakyan, kung saan naroon si Agent Serrano, at ang secretary ni Soledad na sumama na sa kanya sa pag-alis. Ma'am Soledad, saan tayo pupunta? Tanong ni Agent Serrano. Sa Monte Claro Restaurant, malapad ang ngiti ni Serrano sa kanya, nagawa ko na ang ipinapagawa ninyo sa akin, Ma'am Madison, nasa loob na ng bahay ni Soledad ang bomba at naitanim na ang iba sa labas ng bahay nito, may 4 na oras na timer yun. Ngumisi siya, magaling, kung ganoon magpapakasaya muna si Soledad bago tuluyang mamatay, tumawa siya ng malakas. Ano na ang susunod na plano, Ma'am Soledad, tanong ng secretary ni Soledad. Magiging supplier tayo ng drugs sa iba't ibang lugar dito sa bansa, pagkatapos tayo ang hahawak sa lahat ng mga maliliit na drug dealers, tayo ang papalit kay Soledad. Isinuot niya ang black eyeglass niya, at isusunod natin si Berna, pero bago yun, kailangan ko munang magpanggap na mabait sa lalaking pinakamamahal ko.
Kung ganoon, kailangan ko nang humanap ng mga magiging tauhan natin, sabi ni Agent Serrano, at kailangan ko ring makaganti kay Orlan. Sa ginawa niyang pagpapatanggal sa akin sa serbisyo, kilala niya si Orlan, ang kaibigan ni Sandro, gawin mo ang nais mo kay Orlan, at ako naman ang bahala sa lahat. Humahalakhak niyang sa...